Let's get straight to the point. You have Secretary Salpanelo who said, nagkakagulo sila doon sa SBMA, may problema sa estilo ng pamamahala ni Martin Dino. Were you removed? Did you resign? Were you offered? What happened? Pinitisyon ka ba out? Hindi ako tinanggal. Hindi ako nag-resign. More than a month ago, inimbitahan ako ni Secretary Bongo at saka ni Executive Secretary Salvador Medjaldea sa Malacanang. Tapos yun na nga, inoffer sa akin. Itong inoffer ha, hindi walang appointment, inoffer sa akin itong Undersecretary for Barangay Affairs. Tapos nakausap ko mismo si Presidente. Sa telepono no, o sa Malacanang? Harapan? Harapan okay. Kami. Tapos yun na nga ang sabi niya sa akin na dun nga daw sa DILG. At ako naman, sinabi ko naman sa kanya na ako'y good soldier ako at tatalima ako dun sa... Pero didn't you ask? I mean, the president was in front of you. You have the president, executive secretary, and Bongo. Didn't you ask the president, bakit ba sir, you're not happy with my performance in SBMA? Why are you transferring me? Hindi, basta sinabi ko sa kanya lahat ng... inutos niya sa akin ay ginawa ko dun sa SBMA. Kamukha nun, yung linisin mo yung SBMA, talagang tinignan ko yung mga illegal transaction, tapos yung mga transaction dyan na disadvantageous to the government, na kaya nga nag-request ako sa NBI. Bago pa lang ako dyan, ni-request ko na yung NBI, natignan nila yung mga transaction. Tapos, syempre, yung mga complaints ng mga locator, kaya nga nagtataka ko kung bakit sabi nga nila na may mga locators daw o yung mga investor na galit sa akin. Eh, samantalang lahat ng request nila, sinunod ko kamukha nung issue ng KUSA, issue ng ETAP, kasi nga hindi nga sila komportable doon at nagreklamo sila. Ako nga, ang ginawa ko, sinuspend ko muna yung collection. Habang, I think you need to explain, the KUSA essentially is a monthly collection collect. That locators have to pay collect. That goes to the SBMA. Yes. Sabi ko nga, kailangan ipakita muna natin sa ating mga locator kung saan napunta yung collection na yun. Yun ang nire-reklamo nila eh. Kaya yun na nga, there are groups daw na yung chamber na pinangungunahan ni Baldeo, samantalang siya nga nag-imbita sa akin ng Congress eh. Hindi pa nga sila nagko-complain. Sinagot ko na agad yung reklamo nila at ginawan ko agad ng aksyon. Kaya doon ako nagtataka eh. Yeah, are you telling us, Martin, that before you were called into Malacanang by Executive Secretary Medjaldea, you were called into, no? Who set the meeting? Bongo or ES? Hindi, basta pinatawag nila ako. So, sinong nila? Ni Bongo. Okay. Ni Secretary Bongo. Punta agad ako dyan. Okay. So, are you telling us that when Secretary Bongo called you to Malacanang, there were no petitions against you, there were no requests to remove you, there were no outright complaints from the locators? Meron na ako nadidinig na ano, pero hindi ko nakita yon yung mga petition. Meron na daw petition, pati nga sa local government. Hindi ko nga nakikilala itong mga local government doon, hindi pa nila ako kilala. Nagsulat na sila na pinipetition nila ako na maalis doon. Alam ko naman tong style na to. Ang tagal ko na sa gobyerno. Ang tagal ko ano na sa politika. Ano yung style na to? Siyempre, yung totoo lang, what is this? Siyempre, pag ayaw sa'yo, ipapapetition ka kahit na hindi nila alam kung ano yung mga ginawa mo. Samantalang ako, wala nga akong maisip na ginawang masama dyan sa Bataan at saka dyan sa Zambales, dahil wala akong inisip dyan kung di mga proyekto, malalaking proyekto para sa bayan ng Zambales at saka sa probinsya ng Bataan. Okay. Malalaki yan, ha? Malalaking project yan. Alright. Part of the news is which it could be the underlying tone with Secretary Panelo's statement na nagkakagulo sila is allegedly you've been embroiled in a leadership squabble with the newly appointed SBMA chair, si Aisma, no? And as chair, when you were chair, you apparently created an order allowing you to inspect and monitor the business and financial operations of SBMA. So supposedly, this was the function of Aisma in the past as the administrator. So
ano ba talaga ang nangyari? Did you want to inspect and monitor? Which maybe I would, there would be nothing wrong if you tell us you found something or you were suspicious of something.